Hi, welcome po. Nagtotono ko ng ano ko, ng carb itong motor ko. Ito yung spark plug, bago lang eh. Kaya malinis. So ang ginawa ko ngayon, nilagyan ko siya ng spark plug na transparent. Ito siya. Guns on color tune. Ayan siya, mayroong guide dito. Ayan. Bali mayroon siyang ano, makikita natin yung sunog. Pag pinaandar yan, maingay lang. Makikita natin yung sunog doon. At ang ideal sunog ay base dito sa chart na to, o kaya dito. Ayan, correct, incorrect. Dapat bluish ang correct. So sa idle, okay na tayo, blue na siya. Main jet ang totono. Sa slow jet, okay na. Or baka yung needle, ano rin natin, i-adjust. So ayan. Pakita ko lang yung video. Medyo ano lang, hindi gaano kita dito sa camera, pero sa mata okay naman. Bluish siya, kaya okay yung minor natin, yung idling. So itatakbo ko lang. At syempre babasihan din natin yung kulay nito mamaya. Tatakbo ko lang sa labas. Eh habang tumatakbo kasi hindi ko naman makikita yan. Kaya ganun pa rin. Pang minor lang, tsaka medyo konting piga. So combination tayo ng nagamit nitong color tune tsaka plug reading. Yun lang. Sa plug reading naman, meron tayong makikitang mga guide. Pero tinitingnan ko rito, syempre kailangan brown, golden color. Okay lang magkaroon ng konting black dito. Huwag lang sobrang itim na melangis. Tapos yung ceramic na yon dapat tan color. Tan color. Anong tan? Yun nga, golden. Tapos yung tip, huwag dapat puti o namumuti. Check nyo rin kung meron parang abo. Kung may abo yan, ano yun, meron ng knocking yun. Maaring dahil sa timing ng ano, ignition at saka sa too much compression. Ayan. Okay. So far okay naman. I hope na kita nyo. Pero okay naman, tingin ko yung ano na lang to, yung full throttle. Kasi gitna lang yun eh. Hindi masyadong makuha eh. Kasi andito lang, static tayo. Naka center stand lang tayo. Ito yung itsura nya oh. Tinanggal ko na eh, binalik ko yung spark plug. Ayan. Transparent yan. Glass yung nandyan eh. Kaya nakikita natin yung loob niyan. Kulang pa sa takbo. Palagi ko parang lean eh. Oh. Sa dulo. Sa dulo lang. Sa main jet tayo magdagdag. For safety, i-reach ko pa yung ano, main jet. Yung ceramic naman, okay na yung kulay. Oh. Nag-iba na eh. Puting-puti yan. Medyo naging na off-white na dagdag ako sa main jet. Tapos testing ulit ng mas mahaba. Hindi lang ako makabirit dito at humihiyaw yung motor eh. Bulahaw. Ito lang naman setup niya, no? Hindi pa masyado maingay yan, pero pag napiga ako ng full throttle, talagang ano eh, grabe eh. Hiyaw na hiyaw eh. Ito yung carb ko. Kinalas ko na yung ilalim, yung fuel reservoir. Ito yung ilalim, yung bowl. Ayan. Ito, yun yung overflow. Pag umabot yung gas dyan, overflow yan. Tatagas yan sa gilid. Tatapon dito. Oops, ay, tumapon na nga. Dyan. Dito, tatapon yan dyan. Pag umakit yung gas doon. Itong float
na to, parang sa toilet, umaangat pag puno na yung tubig, di ba, sa toilet, sa flush. Pag umangat yan ganyan, sasarado yung bag. Nandiyan sa gitna dyan, ayan, oh, ayan. Oh. I hope ma-explain ko mabuti. Umaangat yan eh, sasarado. Itong main jet ang ano, papalitan ko. I-upsize ko lang ng konti. Mga dalawa. Ito as is tong slow jet natin. Yung float naman, ayos naman. Wala namang overflow. So, ganyan. So, ito yung Keihin na PE. Ito yung Keihin na stock ng Mio. CBK na stock carb ng Mio. CBK siya kasi yung K niya ay Keihin. CB, parang ano, constant velocity. Something. I-search ko. Alam ko lang, K is Keihin. Ito naman yung ano, Keihin din, pero Sudco replica ata eh. PWK to. PWK. Ito yung sa akin, ginagamit ko. Ano to? PE. So, Keihin. PEK. Ayan. So, kung twin carb ka, dalawang PEK, ano na yon, pek-pek na yon. Sorry. Sablay. So, ayun. Papalitan ko lang ito ng mas malaki. Para ano. Yun lang naman yon sa tuning natin. Ito yung CBK. Meron siyang butterfly. Pag hinila yung throttle cable, angat na ganyan. Tapos, hihigop yung ano, pag ano, sa intake stroke. Yung suction stroke. Siyempre, hihigop yan dyan. Papasok yung hangin dito. Merong ano dyan, diaphragm. Hihilahin yung pataas. So, yun ang ano, operation ng CBK. So, yung PE, meron siyang valve dito. Bilog. Ito, nakakabit pa eh. Bilog siya, pag hinila yung throttle, aangat. Wala siyang butterfly. Tapos may needle doon. Yung needle, nandun sa gitna. So, pumapasok yun doon sa loob ng butas. Ayan. Tayo rito. So, yung loob noon, ito. Nandun yan eh. Dito nakalagay yung main jet eh. Salang ganun eh. Yan yan. Pero yung sample ko kasi, ano to eh. Yung ano eh, isa eh, isang klase pang ano to, PWK. So parang ganun din yon yung needle ito, marami kong needle, iba-ibang taba eh. Pag pumasok yan dyan, ganyan. So pag hinili natin yung throttle at yung valve, ninipis yung needle, mas maraming mahihigop na gas. So ganun, di ba? Yung taba nito, depende. Mas manipis, mas ano yan, mas maraming gas. Mas mataba, mas konti yung gas na lulusot dun. Sa atomizer. Tawag nila rito, atomizer. Marami raw butas-butas dun. So, ito naman yung isa, isang carb ko. Yung PWK. So, kung ibang brand, PWO. Oko, marami. Ang kaibahan niya, yung slide niya hindi bilog. D. O flat slide tawag nila kasi tingnan niyo. Parang flat dito. Sa kabila, ganun. D. Halos ganun din operation. Iba lang. Mas maliit lang to. Yung distance nito. So, yung venturi niya. Pag ganun, venturi. Kasi, ito malaki, paliit. Tapos, ito diretso yung ganun eh. Yung venturi nandito. Baga nandyan. Ayan o. Malaki, lumiit. Pagdaan yan, syempre, yung velocity nung suction mo, bibilis, mas malakas yung higop nung ano ron, gasolina. Old school, old tech, carb. So, ito ang pagkakaiba nito dito sa PEK, sa tama. PE, tsaka PWK, PEK, WK, pagkakaiba niyan. Ito, ang jet niya, ayan o, main jet, tsaka slow jet, o pilot jet.
Ito kasi yung pagkakaiba, meron siyang ito, power jet. Meron dyan jetting. Bali, tatlo to. Main jet, slow jet, tsaka power jet. So, pag full throttle ka, sobrang lakas na nung ano, vacuum nung dumadaan dyan. Yung higop. Yung airspeed, sobrang tulin. Hihigop yan mula rito sa bowl. Aangat yung gasolina dyan at bubaga dun. Baga may extra pa siya. Hindi ka kakabusin sa dulo. Kaya for racing daw to eh. So, full throttle, sobra mga 10,000 RPM. O baka mga ano pa nga lang eh, 7,000 eh, na full throttle na eh. Hihigop na, angat na yun dun eh. Bubuga yun dun. So, pag humigop dyan at full throttle, hindi ka kakapusin ng gasolina. So, mas ano to, for power. Mas ano to, design for high rev. So, ito yung float ng PE. Ito yung isa, may bakal. Adjustable to, tutulak mo lang. To plastic lang. So, non-adjustable. Pero, as is na yan ganyan. Okay naman, di naman tumatagas. Ito yung valve round slide ni Kehin PE. PE K. Dual carb na PE. Yung needle niya, unlike nung sa PWK, non-adjustable siya. Hindi ko nga matanggal eh. Kasi naka-ano yung ano ron, no? Plastic dun. Adjustment. Wala. Walang adjustment. As is na yan. Ito yung spring sa ibabaw. Ito yung sa ibabaw niya. Ayan, oh. Pag hinila. Ayan. Tapos yung float niya, plastic, non-adjustable. Ito yung sa, ano, PWK. Ma-adjust yun. Yun ang difference nila. Tsaka nga yung power jet nito. May power jet. Yung pag-adjust naman ng air fuel mixture ay dito sa screw na yan. Yan ay air screw. Sa kabila, ayan, air screw. Bakit tinawag na air screw? Kasi malapit siya sa intake, sa air filter side. Ayan, air filter side siya, kaya air screw siya. Ito naman, CBK, yung adjustment screw niya, nasa manifold side. So, ang tawag dyan ay gas. Fuel screw. Ayan. Kasi dito, papasok yung hangin. Kaya nyan, ito. Ito, papasok yung hangin. Kaya ang na-adjust mo yung air. Dito, lumampas na siya rito. Kaya pag in-adjust mo to, ang na-adjust mo ay yung fuel. So, yun ang difference ng dalawa. So, dito, pag hinigpitan mo to, mababawasan yung fuel. So, pag hinigpitan mo, mababawasan yung air. Ha? Kuha nyo ba? Dito, hinigpitan natin to, mababawasan yung air. So, magiging rich. Pag binuka natin yan, nadagdagan yung air, magiging lean. Dito naman, pag sinara natin yan, magiging lean kasi mababawasan yung fuel. Pag binuka natin yan, magiging rich kasi madadagdagan yung fuel. So, yun ang difference. Fuel screw, air screw. Fuel screw to, air screw yung sa PWK. Tsaka sa PWK. Okay. Yun lang. Dagdag ko lang yan. Mapalik na ito. Mga testing natin.